kabayan. Sa bawat bayan o lalawigan, kailangan ng pagkakaisa ng lahat upang mailagay sa ayos ang ating kabuhayan. Mula sa lokal na pamahalaan, ang ating mga kababayan, at yaong may kakayahang tumulong sa pagunlad ng kabuhayan ng Pilipinas. At ito ang kailangan din sa mga sektor tulad ng pananakahan at pangisdaan. Ang nasabing sektor ay muog at haligi ng ating kabuhayan na kung hindi pagyayamanin, malaking kahirapan ang daranasin ng marami. Kung kaya't ang mga magsasaka at mangingisda ay kailangang mabigyan ng malawak na kakayahan at kalinga ng lahat. Remar, ano ang katayuan ng pananakahan at pangisdaan dito sa inyong bayan na nililibot natin? Maganda ba ang crops? Maganda ba ang paghahayupan, pag-aalaga ng hayop, pag-aalaga ng isda? O ano ang pinakamagandang nagbibigay ng ambag dito sa farming sector ng nasabing bayan? Bale po, ang bante po ay mainly marami po yung mas marami po yung rice namin, rice area. Tapos pag summer naman po, dumadami yung corn area namin. Okay. Pero dito po sa particular na barangay dito sa Tayak, ito po yung parang vegetable bowl naman po ng bantay kasi dito po yung maraming gulay. Dito po yung mga tinatanim yung mga iba't ibang klaseng gulay. Pero sa sektor po ng agrikultura, nasa po kami. Mas malaki po yung ambag ng rice. Sa rice. Opo, sa rice po kami. Mga ilang ektarya, Remar, ang ang natatamnan ng palay dito sa inyong barangay, sa bayan ninyo? Malaki ba? 1,000? Nasa 1,000 po. 1,000 ektarya din. Malaki naman ang area ng bantay, no? At saan nangunguna, kung pag-uusapan natin, ba't ibang mga bayan sa Ilocos Sur, saan medyo nakalalamang ang bantay? Sa ngayon po, parang sa corn. Sa corn, malakas din ang production nyo sa corn. Ano ito? Hybrid corn o sa table corn? Hybrid corn po. Hybrid corn. Ano yan? Saan dinadala ito? Dito lamang sa inyong bayan o kinukuha yan ng mga buyer? May mga trader po dito, dinadala sa Bulacan po. Kinukuha nila for feeds production. Yo po. Okay. Ang linya mo sa livestock. Livestock po. At nagsasagawa tayo ng mga natural way of raising pigs, ang manok, Ito pa sa palagay mo makatutulong sa ating mga kababayan? Oo naman po. Kahit lang sa backyard raising po, malaking tulong na po sa kanila kasi hindi na sila bibili ng para sa consumption nila. Okay. Kahit para sa kanila lang muna. Nabanggit mo yung backyard. Malaki ba ang backyard area dito ng mga magsasaka? Backyard raising po ng livestock. Halos karamihan dito livestock. Backyard raising na livestock. Oh, kunti pa lang po nagko-commercial. At meron naman silang pinupuntahan para sa mga buyer ng kanilang produkto? Dito na lang po. Dinadayo na lang po yung mga nila. Okay. Mga hayop na binibenta. Kabayan, kung ang lahat ng bayan at lalawigan ay tulad ng mga nadadalaw ng ating alamin, walang pag-aalinlangan, nauunlad ng mabilis ang ating kabuhayan. Nasabi ngang ang buhay ng isang bansang paunlad ay ang larangan ng pananakahan at pangisdaan. Susunod na ang ibang sektor. Pagkain muna bago ang lahat. Kabayan, ng lahat ng ito mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Na pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon,
pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Petro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feedbro. Sa Feedbro Kabayan, makatitiya kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feedbro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feedbro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feedbro na, kabayan! Mamaya kabayan, antabay po kayo, babalikan po natin ang mga paksa ukol sa mga matataas na uri ng baboy na ating dapat na isama sa ating alagaan. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay kabayan, para doon sa mga nagtatanong ukol sa mga magagandang lahi ng baboy na dapat na ilagay sa ating alagaan. Ang isang payo ng mga dalubhasa ay kailangan natin ang mga inahin o kaya'y barako na magbubuhat sa mga breeder farm na ating mapananaligan, mapagkukunan ng mga ito. Mapagkakatiwalaan at maaasahan kung mataas na lahi ang ating pag-uusapan, tulad ng mga nakaugnay ng ating alamin. 5 years lang yun sa sariling gamit nila. Okay, as a breeder farmer at saka, well, nasa ganitong klase ng negosyo, marami ng bansa ang advance, ano? Anong nakikita mong future sa hog raising sa Pilipinas? Ang future sa hog raising dito, maganda naman eh, kasi ang mais atin, hindi na mahal eh. For the past 2 years, ang presyo ng mais, stable na kasi madami ng farmer na nag-switch na sa mais. Ang importation ng mais hindi na ganun kadami. Hindi, pero sa pangkalahatan, anong nakikita mong kinabukasan natin? Well, magiging competitive din tayo kumpara doon sa ibang bansa. Competitive tayo. In what terms? Pagdating sa pag-aalaga, yung technology, meron na naman dito, madami ng technology dito. Yung number of baboy na pinanganak, litter size, yung growth rate. As a matter of fact, kung ikukumpara mo yung Pilipinas kumpara sa ibang Asian countries, we're probably ahead by 1 or 2 years. Sa palagay mo, finally, we can overtake the other sectors ng poultry and livestock sa production ng baboy, sapagkat ang unang-unang sinasabi nga nila, sa baboy, nakakawalo, 10, 12, 14 na anak. Samantalang sa iba, 1, 2 lamang ang binibigay. Sa palagay mo, mananatili ito sa pagiging number one sa production? Oo, madaling i-maintain yun. Pero yung sinasabi mo man mga anak na 1 o 2, kawawa naman yun. Ibig sabihin, yung sa ibang klaseng hayop, kalimbawa baka, kalabaw, di ba? 1-1 lang yan. Sa kambing, 2-2. Pero sa baboy, pinakamababa niya, 8, 10, 12, di ba? Sa palagay mo, talagang mananatili ito as one of the number one industry sa larangan ng paghahayupan. Oo. Ang growth ng piggery sa Pilipinas maganda kasi nasa atin lahat ng potential eh. Oo. And what is the future of a breeder farm like John and John? Ang breeder farm, okay din. Madami din naman nag-aalaga para atin ng baboy, tuloy-tuloy yan eh. Kaya syempre, yung mga namimili ng breeders, naghahanap din ng variety ng mabibili nila. O sometimes, hindi sila kontento sa isang breeder, meron siyang choice ngayon. Wala kang balak na lumipat sa kabayo? Wala. Kabayan, bilang kasagutan sa mga nagtatanong sa ating palatuntunan kung malaki ang kailangang puhunan sa pagsisimula ng isang hog farm. Alagaan ng baboy, ang masasabi po natin ay depende sa laki at ayos ng farm na inyong pasisimulan. At para sa mga nag-uumpisa pa lamang,
makabubuti na kayo po ay magsimula sa maliit na kawan lamang. At siguruhin na sapat ang inyong mga kaalaman sa pag-aalaga ng baboy. Alam po ninyo may mga seminar na naisasagawa ang ating alamin at maaari kayong makakuha ng mga kaalamang makabago. Bukod pa sa mga payong makatutulong sa inyong proyekto. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, mga kasagutan pa rin mula sa mga nagtatanong sa ating palatuntunan sa paghahayupan, pangisdaan at mga palatuntunang pangkabuhayan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Bueno kabayan, balik po tayo sa ating palatuntunan, Q&A. Ang unang tanong ay mula kay Ginoong Jay Bautista ng Maynila. Ang ukol sa mga naipakita nating mga malalaking rabbit, yan po kabayan ay kung tawagin ay hare. Ang mga ito kabayan ay makikita po ninyo sa Tiaong Experimental Station sa nasabing bayan sa Quezon. Pinararami po nila ang mga ito. Ang susunod namang kahilingan ay mula kina Teofilo Baldomero at Filimon Garces ng Caloocan, kung saan maaaring makakuha ng mga alagaing tulad ng mga malalaking lobster o yaong mahahaba po ang ulo nito. Alam po ninyo, tinutukoy po ninyo ay ang ulang o macrobrachium. May mga alaga at sample po sa isang alagaan po ng ating pamahalaan sa Los Baños, Laguna. O kaya'y ang experimental station sa Bunuan sa Pangasinan sa Dagupan po. May mga sample din sa CLSU Fishery Section sa Muñoz City sa Nueva Ecija. At ang ukol naman sa mga magandang sample ng mga dairy buffalo na aming naipakita sa tulong ng Picard ay sa bayan ng Rosario sa Batangas. Nagkaroon po sila noon ng field day at naipaliwanag ang ukol sa nasabing alagain. Yung Philippine Carnival Center, lagi namin sinasabi na ang nanay, yung Picard, ano po, hindi namin dapat kalimutan ang aming nanay, ang Picard. Dahil unang-una, noong pong umpisahan yung, wala pa po yung PCC noon eh. Ang meron tayo, yung 12-year project ng UNDP-FAO
na ang pangalan ng project na yon ay Philippine Carabao Research and Development Center. At ang nag-umpisa niyan, yung Picard. Kaya sa kauna-unahan po, nung una pa, Picard talaga ang nag-initiate nung proyekto na to. Sabi ni Ka Jerry kanina na baka mawala na yung mga native na kalabaw eh. Dahil sabi raw po konti na yung native. Huwag mo kayong mag-alala, Ka Jerry. Ang Philippine Carabao Center po ay mayroong 13 centers sa buong Pilipinas. Meron tayo sa Luzon na 5. At ito ay makikita sa Muñoz, sa Los Baños, sa Rosario, La Union. Meron din po sa Ilocos, sa Cagayan. Yun po ang mga centers ng PCC sa Luzon. Sa Visayas naman po, meron tayo sa Leyte, sa Bohol, sa Iloilo, sa Negros. Yun pong apat na yan. At meron din pong apat sa Mindanao. Sa Bukidnon, sa Cotabato, sa Marawi, at sa Zamboanga. Ngayon, kayo po ang bida rito. Ano po? Kasi andyan si Ka Jerry, kayo ang aktor. Kayo ang mga actors ngayon. Uulitin ko po, itong Technomart Fieldy na to ay isang pagtitipon lamang upang palaganapin pa natin yung proyekto na to at sana sa bukas, sa makalawa, sa susunod na mga taon, yung inyong produkto ay andun na sa market. Ano po? Kabayan, ang mga dairy buffalo o gatasing kalabaw ay isang alagaing pinalalakas po ng ating mga dalubhasa upang magkaroon ng dagdag kita ang ating mga magsasaka. Subalit na ay payo ng ating alamin na kailangang ito ay sa malakihang paraan upang makabuo ang Pilipinas ng industriya na makatutulong naman sa produksyon ng gatas. Lalo na sa mga alagaing tulad po ng kalabaw. Hindi dapat na manatiling backyard lamang po ang nasabing proyekto sa dahilang kakaunti lamang ang makikinabang. Q&A kabayan mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiya kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin kabayan ay ukol naman sa mga nahihiling na seminar sa ating palatuntunan. Soap production, mamaya sa ating GSK, pagpapakitang gawa, demonstration pagkalipas lamang ng ilang paalala. Thank you.
Okay, sa araw na ito, hayaan po ninyong maging bahagi ng ating pagtatanghal ang ukol sa nahiling na demonstration sa soap-making kabayan sa GSK. Narito ang isang pagpapakitang gawa. Paano ba paparami kinakailangan tayong gumamit ng alcohol? Pero ibang hindi ho basa-basa alcohol ang pa ilalagay dyan kung hindi ethyl alcohol. Hindi ho pa pwedeng methyl alcohol dahil kasi yan ho ay lason sa katawan. Ang essential oil ho, maraming tawag dyan. Tignan nyo ho sa likod ninyo. Pwedeng sabihin parfum, pwedeng sabihin otos, pwedeng lahat ho yan, salitang Pranses. Ang muskol, inilalagay yan sa pabango para tumagal ang kanyang amoy. At saka nag-moisturizer. Ito noong deodorized ethyl alcohol, inalis na yung amoy ng ethyl alcohol. Kaya medyo hindi na ho matapang. Ngayon, itong deionized distilled water, pwede niyong gamitin. Pero kung gusto niyong makamura, bumili kayo sa Allison, sa mga ano. Ang halaga man lang nun isang container, which is 20 liters, 30 pesos lang. Kung kayo magmamanufacture na ng pabango. Kabayan, bukod sa soap making, marami pang seminar na handog ang GSK ng ating palatuntunan. Sa pag-aalaga ng mga hayop, ng isda, mga proyektong pangtahanan na maaaring maging magandang negosyo. GSK, mula sa palatuntunan, ating alamin. Kabayan, antabay po kayo sa ating extension service ukol pa rin sa mga kaalaman sa pag-aalaga ng baboy na hango sa mga pulong-pulong pangkabuhayan na naisasagawa ng ating palatuntunan at Feed Pro pagkalipas lamang ng ating alamin advertisers directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin itatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko.
Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Alam po ninyo, kabayan, kamakailan, napadako at napadalaw po ang ating alamin at FeedPro sa lungsod ng Lawag sa Ilocos Norte bilang tugon sa mga kahilingan ng mga taga roon na muling magpaliwanag ukol sa mga programa sa pag-aalaga ng baboy na halos walang masamang amoy. Sa pamamagitan ng palitan ng mga tanong at sagot, ay nabigyang kasiyahan ng FeedPro at ng palatuntunang ating alamin ang mga dumalong nag-aalaga po ng baboy sa nasabing lugar. Bukod pa sa maraming kaalamang naging bahagi ng pulong-pulong pangkabuhayan na naidao sa nasabing lungsod. Talakayan, pulong-pulong pangkabuhayan, kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin at pakaing FeedPro. Sabi mo, kapag ka wala sa natural na paraan o natural na environment ang alagang baboy, lalong-lalo na yung ipinapayo natin, ano ang nangyayari? Pwede bang ipaliwanag mo sa kanila in so many thousands words? Okay. Okay. Thank you. Eh. Okay. Pagka ang baboy po natin ay nasa maling lugar, halimbawa po, hindi natin siya binibigyan ng access doon sa kanyang natural na kilos at galaw, ang tawag po namin dyan, stress. The same with humans, tayo. Kapag tayo po ay hindi makagalaw, makakilos, makagawa ng gusto natin sa isang maayos na kapaligiran, di ba na-stress din tayo? So, pareho lang po yan. Ang baboy po mahilig magbungkal. Kapag nilagay natin ang baboy sa semento, sa sementadong lugar, wala siyang mabubungkal kundi sarili niyang dumi. At alam naman natin na ang dumi ay kinakapitan ng mga mikrobyo dahil nabubulok yun eh. Lahat ng nabubulok, siyempre may bad bacteria doon. In return, magkakasakit siya dahil mai-ingest niya ang mga bad bacteria. Kaya po ang baboy talaga natin, laging ilalagay natin sa peligro. Yun ang hindi natin nalalaman noon pa dahil akala natin tama ang ating ginagawa. Ano pa yung nakapagbibigay stress sa kanila? Yung pamamaraan ng pagpapakain, yung feeding management. Akala natin na ang baboy, isang beses lang sa isang araw, pwede na. Dalawang beses, okay pa. Pero maling-mali po yun. Dahil ang baboy, tandaan ninyo, isa lang ang tiyan nun. Hindi po yung baka. Ang baboy po, isa lang ang tiyan. Single stomach, monogastric. Tingnan po natin ang sarili natin. Ang sarili po ba natin, apat ang tiyan tulad ng baka, ng kambing? Hindi po ba hindi? Ilang beses ba tayong kumain? Tatlo. May merienda pa. Oo, lima pa, di ba? May midnight snack pa. Oo. Kung ikaw sa sarili mo, isa lang ang tiyan mo, nagugutom ka, may midnight snack ka pa. Ang baboy, sa tingin mo kaya, hindi rin nagugutom. Isa lang din ang tiyan nun. Kaya nga po, itinutuwid namin yung nakagawian na maling-mali, stress po yun sa baboy. Kung kayo na-stress, nagugutom kayo, nagre-reklamo tayo, nakapagsasalita tayo, minsan nang hindi maganda. Mas how much more yung baboy? Kaya po, isipin natin mabuti. Huwag tayong magbibigay ng stress sa kanila. Dahil ang stress, yun po ang magbibigay ng sukatan para kung ikaw aasenso sa negosyo yung pinapasok mo, hindi. Pero palagay ko, hindi ka aasenso kung puro stress ang mangyayari sa negosyo mo.
Kaya po wag nating gawin sa baboy na parang ibang hayop. Kasi kaya nga po iba itsura ng baboy sa ibang hayop. At iba rin itsura ng tao. Pero ang nilalaman niya, iisa lang, katulad din ng tao. Yung tiyan nga natin. Lagi natin titingnan na may investment ka. Ang tingnan mo sa baboy, una yung halaga. Magkano ba ang bili mo dyan? 2.5 ang isang biik. So, pahalagahan mo yung 2.5 mo. At pagkano ang pagkain na binibigay mo sa kanya? Pahalagahan mo rin yon. Pagka lahat ng iyan ay nagawa mo, tinitiya ko sa inyo, hindi ka bibigyan ng mababang timbang ng baboy. Ika nga, pagka tinipid mo siya, titipirin ka rin niya. Nag-gets niyo po? Kaya, iingatan natin yung investment natin. Pera kasi yun eh. Pag namatay ang baboy, automatic, patay din yung 2,500 mo. Hindi mo na mababawi yun. Kaya yun po yung amin laging sinasabi sa mga nag-aalaga. Kung ano yung nakita nyo ngayon sa amin na pamamaraan ng pagtuturo sa pag-aalaga ng baboy, kasi hindi naman po namin hinangad na kayo ay unang-una biglang magkaroon ng tinatawag na tunnel vent. Yung ang laman ng babuyan ay libu-libo. Libo ba? Darating din kayo dyan. Pero magsimula tayo muna sa scratch, ika nga. And then, ladderize yung ating success. Makagulat na lang kayo. Mula sa 2 inahin, 3 inahin, 10 piglets, after 5 years, baka may 100 na inahin ka na. Kung nasa tamang pamamaraan at mga diskarte na itinuturo namin sa inyo. Kaya po sa seminar na ginagawa namin ganito, yun po yung para sa amin, ha? Yun po yung tamang para na pag-aalaga ng baboy. Alam po ninyo kabayan, ang pulong-pulong pangkabuhayan sa lungsod ng Lawag ay nasundan din ng isang talakayan sa bayan ng Bantay. Batay na rin sa mga kahilingan ng mga taga roon. Naging masaya ang mga usapan at marami ang humiling na muling magsagawa ang ating alamin at feed pro ng mga susunod na pulong-pulong sa nasabing lalawigan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pulong-pulong pangkabuhayan mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Na pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng feed pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng feed pro. Sa feed pro kabayan, makatitiya kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang feed pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit, PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, mga piling-piling kabayan mula sa Bayan ng Bantay sa Ilocos Sur. Ang kanilang gawain, kabuhayan at pananagumpay sa larangan ng pananakahan pagkalipas lamang ng ilang sandali.
Kabayan, totoong malaki ang nagagawa ng pagsisikhay at pagsisipag sa kabuhayan, tulad ng sa larangan ng pananakahan at pangisdaan. Nakatagpo ang ating palatuntunan ng isang magsasaka na nagkaroon ng kaunlaran sa buhay dahilan sa kanyang gawain sa bukid. Nagsimula lamang sa isang maliit na sakahan, hanggang sa ito ay lumago at nagbigay sa kanya ng kaginhawahan sa buhay. Naging daan din upang siya ay malapatan ng karangalan na maging huwarang magsasaka ng kanilang bayan. Outstanding farmer ng Bayan ng Bantay sa Ilocos Sur. Kapitan, nabalitaan namin, ano po kayo, isa kayong Gawad Saka Awardee. Ano po? Ano po ang pinanalo po ninyo at napili po kayo sa inyong rehiyon at saka inyong probinsya? Meron akong maraming tanim, yung iba't iba. Mayroon sibuyas, kamatis, papaya, atola, kamuting kahoy. Ano po yan? Sabay-sabay po yung itinatanim ninyo, Kapitan? Bale, yung season, dapat kada season nang pwedeng magtanim. Mm-hmm. Halimbawa, yung kasaba, itanim ng October, maani sa September. Tulad na itong patola. Best season, February to June. At saka yung kamatis, December to April. So yung kamatis ninyo, hindi off-season yung panahon talaga ng pagtatanim ng kamatis? Oo. Okay. Naging Gawad Saka Awardee po kayo. Ano po ang naging batayan nila para kayo po ay manalo? Siguro yung mga farmers sa aming barangay, at tinuturo ko sila kung paano mag produce ng mga gulay na magaganda. Yun ang siguro ang basehan. At doon po sa inyong ginagawang pagtatanim, meron pong magandang kita na pwede nating gawing example, ehemplo para sa ibang mga magsasaka? Oo. Yung mga magsasaka, ginagaya yung mga pagtatanim ko sa kanila. Ah, ganun? Oo. Yun siguro hanggang basehan kapag kung ganun ang natanggap ko na maging isang punong barangay. Yung pagiging Gawad Saka Awardee ninyo, ito po ba sa bayan, sa probinsya o sa rehiyon? Sa probinsya lang po. Probinsya? Oo. Hindi po kayo sumali na sa region? Oo. Okay. At ano po nauna, ang inyong pagiging punong barangay o ang inyong pagiging Gawad Saka Awardee? Pwedeng sabay-sabay. Oo. Yun ang natutunan ko sa Gawad Saka. Meron ba kayong maipapayo sa ating mga magsasaka sa inyong ginagawang pagtatanim para ika nga pwede nilang gayahin na naituturo po ninyo sa kanila? Pwede gayahin sa hanap buhay. Lalo na ngayon kapag hindi magtatanim na maganda. Yun siguro. Baka makita yung mga farmers, ginagaya din. Sa paghahalaman, nariyan kayo, ano po? Meron ba kayong sa paghahayupan? Meron kambing, meron baka. Yun lang. Yun ang alaga lamang po ninyo. Pero may nakita ako ron na vermiculture production. Ano po ito? Maganda yan. Lalo na sa bulsa. Konti lang ang magastos. Oo, mas maganda pa yung mga halaman kung maggamit tayo ng ganyan na vermiculture. Ibig sabihin, ang ginagamit po ninyong pang-abono rito galing po sa vermiculture? Oo po. 50% ang ginagamit namin dyan sa halaman namin. 50% lamang yung chemical fertilizer? Oo. Karamihan. Ang sabi ko lang dyan sa vermicas, mas maganda kung tignan sa inorganic fertilizer kaysa organic. Yan ba na ipapayo niya rin po sa inyong mga kabarangay? Oo. Itunuturo ko sila sa yung mga kabarangayan ko na maggamit din.
ayos lang sa mga kabarangayan ko. Kayo po ay naging punong barangay, pero isa rin magsasaka na po. Paano yan kung magtuturo po kayo? Meron ba kayong naibibigay ring tulong, pananalapi o pondo para po sa ating kapwa mga magsasaka dito sa inyong barangay? Oo, mayroon mga proyekto ng barangay tulad ng barangay demo farm, maliit lang para mai sa kabarangayan ko, maituro kung paano magtanim yung magagandang produkto. Sa inyo pong pagtatanim, ano po ang pinakamagandang gulay na naitanim po ninyo na nagbigay po sa inyo na magandang kita? Bali lahat siguro. Kita ninyo yung mga halaman, magaganda. Magaganda pa rin pati bulsa. At kayo po, na mga ilan po ang miyembro ng pamilya po ninyo? Bali tatlo sila. Isang lalaki, dalawang babae. At sila po lahat nag-aral na? Oo, tapos na, naka-graduate yung isa, nasa DSWD, nasa abroad yung isa, yung lalaki nandito sa tumutulong sa amin sa farm. Sa farm. Ibig nyo sabihin, itong tatlong anak po ninyo, ang pinagpaguran po ninyo at pinag-aral po nila galing lahat sa pagsasaka? Oo po, yun ang karamihan. Wala akong imbes na iba tulad nito. Wala. Okay, kabayan ko, si Ginong Jose T. Madriaga, dito po sa kanilang, anong barangay uli? Tayak Bantay, Ilocos Sur. Tayak? Sa Tayak Bantay, Ilocos Sur, na pinuntahan po at dinayo ng palatuntunan ng ating alamin upang makita po natin, kabayan, ang kagandahan po ng mga nagagawa ng larangan ng pananakahan at pangisdaan para po sa ating mga kababayang magsasaka at mangingisda na pwede pong pamarisan ng ating pong mga kababayan. Sapagkat ito po, kabayan, ay nagiging punot dulo ng pananagumpay, hindi lamang ng kanilang barangay, hindi lamang ng bayan o lalawigan, kung hindi ng buong pamayanan, dito po sa bayanan, kabayan, dito po sa ating bansa. Okay, kabayan, sa ngalan po ni Ka Jose, ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Jeronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.